ayun na nga, sa wakas mga lodi ay malalaro na natin itong Dragon Nest 2, isang open world MMORPG ni Tencent. At ayun na nga, at ang size po niya ay ayan. Hush. Tapos ang pinakamasarap ay makakapag-login ka lang po gamit ang QQ or WeChat account. No! No! Utang. Ayun lang, sa mga walang QQ or WeChat account ay sorry po, yan lang po ang pwede makapasok. So ayan mga lodi, ang dami pong mga server, so karamihan ng nandyan ay puro mga Chinese. So yung gamit ko dito ay ang pinakamatagal kong WeChat account. At ayan na, grabe ang sarap nito, kinang Enayan, ang ganda grabe. So una itong warrior, next itong archer, sunod itong cleric, tapos itong sorcerer. So sa kanilang apat mga lodi, ay tanging itong cleric pa lang po ang non-gender lock at naka-disable pa yung tatlo, so ito na lang babaeng cleric. So, kung character customization na ang pag-uusapan, hinding-hindi ka bibiguin dito, lalo na yung shape ng mukha, pwedeng-pwede mong i-custom. So, ayan, at papasok na tayo mga lodi. Yes! Oh yes, ayan po, watch out po sa mga lodi-lodi natin dyan, madaming salamat po sa mga sumusuporta. At ayan, mga bossing, kuhang-kuha din ito yung Dragon Nest sa PC. So dating gawi pa din mga lodi, ayan sa kaliwa tirahin nyo lang. So ayan, ikot-ikot zoom in zoom out ay pwede, ang ganda ng graphics king ina. So ito yung settings natin mga lodi, sa mga makakapasok dito ay hinay-hinay lang sa pagpindot-pindot. So ayan na, at nilalakaran na natin mga lodi itong Calde Rock dito. So ganyan lang, usap-usap pindot-pindot. At ayan, so yung fountain mga lodi, kuhang-kuha talaga si Calde Rock. So parang World of Dragon Nest lang din ito mga lodi, medyo madami lang din pinagkaiba sa isa't isa. Ay parang tulad lang nito na may kakaibang paliparan. Panis walang ganito doon sa World of Dragon Nest. Tapos ayan, yung nag-practice ka lang pero nag-level up ka na. Step 2. Not a problem. I know what I'm doing. At ayun. So ito yung itsura ng para sa skills natin dito mga lodi. So mamaya ay babalikan natin ulit ito pag nasa second job na po tayo. So sa quest ay madaming klase po iyan. So una muna itong quest na solo or dungeon lang. So dito ay wala pa muna tayong auto attack pero mamaya ay magkakaroon na tayo niyan. So pagtapos ng quest or mission, ayan, tanggap biyaya lang. So ito naman yung para sa mga pots or potions natin. So kasama na din ata yung item enhance dito, pero babalikan na lang natin ito mamaya. So ito mga lodi, example natin ng isang dungeon quest natin dito. So kasama lang ito guys sa main quest. So sa mga makakapasok dito, lahat ay madadaanan ninyo ito. Ayan, yung mount natin nagpaparamdam na, tapos ito yung itsura guys, ng inventory po natin. Medyo takot akong galawin ito, baka kasi may madili tayo dito, hindi pa kasi English. Ito na at pay-pick upin na natin itong kabayo natin mga lodi, so pwede ka pa mamili ng kulay nito kung itim or puti. Tapos ayan, grabe oy, buwakan ng kambing yan, ang daming mga mounts dito mga lodi, mukhang nangangamoy pera agad dito ah. Hayop na yan, may wheelchair pa, parang mas gusto ko mga mounts dito. So ayan, at kinakabayo na lang natin itong Calderac. Tapos ito naman, yung quest natin dito na open world, so ayan at hindi ganun masyadong pressure yung quest dito. Madami naman kasing mga monsters, hindi katulad sa World of Dragon Nest na nagsisiksikan yung mga players sa kakaunting monster.
Pero sa ngayon kung i-compare sa World of Dragon Nest at ito, syempre World of Dragon Nest pa din. Sana lahat nakakalipad-lipad din tulad nila. At least may Dragon Nest man lang ako na malaro na makakalipad-lipad talaga. So dito mga lodi, ewan ko lang, shop yata nila ito, so may nakita akong Pandora dito mga lodi, parang sa Dragon Nest Mobile yung Pandora nila dito, sana hindi scam king ina. Tapos katabi yung magandang wings. So ito ata mga lodi yung sa daily reward nila dito, pero hindi ko sigurado, so kasunod lang yung wings, tang ina, baka bukas makuha natin yan. So ayan, at may fatigue po sila dito pero hindi ko lang talaga pa masyado maintindihan mga lodi, hindi kasi English king ina. Tapos ang daming mga stage or dungeon. Ito kakaibang stage naman. Tapos ito naman may luto-lutuan sila, hayop na yan ang dami ring mga pakulo dito, mga pakulo na hindi mo makikita sa ibang Dragon Nest sa mobile. Ay gusto ko yan. So dito rin mga lodi ay may mga title din po siya katulad sa mga nakaraang version sa mobile ng Dragon Nest, dagdag sa stats. Tapos ayan, oh yeah mga lodi, at nasa Saint Heaven na po tayo, grabe ano, parang mga 8 years ago lang, ay sa computer ko lang ito nilalaro, tang ina talagang technology yan. Mas gusto ko yung itsura ng Saint Heaven nila dito sa Dragon Nest 2, mukhang mas pinaganda at inangasa nila. Tapos ito mga lodi, parang natatandaan ko ito sa PC. At ayan, kakaibang loading screen na naman, meron kaya talaga nito. Also napansin ko dito, ay may weather siya tulad nitong nakikita ninyo na umuulan siya. May pet din tayo dito, ayan po, at ang cute-cute niya, maganda dito kasi lumalakad talaga at hindi yung lumulutang lang. Masyado lang nakafocus sa sexy ko na character yung camera. So ito naman po yung lalabas pag pinindot mo sa kapwa players, so hindi ko maintindihan ito, so kayo na lang po manghula kung ano yan sa English. So ito mga lodi naman yung sa camera, grabe yung lupit din, at sulit yung 5GB mo na kinaing space, pwede mo po ito mapataas-taas tapos pwede mo din ma-rotate. Ayos diba, dito lang meron yan. At ayan na, at nasa second job na po tayo, so dalawa lang naman yan sa cleric, itong paladin at pari, so pipiliin ko na lang itong may kidlat-kidlat itong pari, so ayun na nga. So sa skills po ay hindi pa ako sigurado, pero sa tingin ko ay wala naman po ditong swap skills. Also pag level 8 ay may auto attack na po, wala pong talon or jump dito, pero syempre may dodge na skills naman, at may third jab pa po dito. So ayun na nga mga lodi, at papakita ko na lang po yung mga gameplay mga lodi. At gusto ko pa sana ito gawa na madaming video at review, pero wag muna, kasi Chinese pa lang siya at baka mamali-mali lang tayo sa paliwanag. So ayan mga lodi, madaming salamat sa panunood. Gameplay preview na lang po. Mao 冒险家朋友打了再说，哈哈。